So I think it's happening. Today is Friday 14th, 5:45 p.m. I am walking and I'm trying to decide because gustong-gusto ko tong camera na to. Itong ginagamit ko ngayon, which is my Canon G7X Mark II. But the thing is, ito siya nagagamit. I always use my phone. So I have this phone for vlogging and everything. I want to find new homes for, alam mo yung mga gamit ko for vlogging and everything, gadgets, ganyan. Hindi ko naman masyado nagagamit. Kasi bibili si Popski nung Pro 4 ng DJI. Mag-upgrade siya ng drone and it would cost us 50,000. Obviously, if we'll buy that, we'd let go of the yung drone na isa. Hindi ko naman nagagamit yung, parang nalungkot akong bigla. Ginamit ko talagang bigla yung camera. Hindi ko kasi siya masyado nagagamit kasi nga, pag nasa bahay, lagi ko lang ginagawa pag magbablog ako is cellphone. Hindi rin naman ako madalas makapag-edit. So, I want to be able to make use of this camera. I want to justify yung na-ROI ko na siya. But at the same time, I can't. Parang, nung pinost ko siya at may nag-inquire na kung magkano, bigla naman ako nalungkot kasi sabi ko parang, no, this is my first vlogging camera. And ang dami-dami ko ng lugar na napuntahan na dala ko to. Which brings me to my next point. Okay, I'm just trying to talk myself out of this, but I don't really think I'd be able to sell it. Kasi nga, it doesn't feel right. It doesn't feel right. Alam nyo, may mga araw talaga na ganito ako na yung mga ideas ko, I try to write down pros and cons of things. And one of the best example would be yung Graphica Manila. I even sent a message to Edina, sabi ko, help me justify yung expenses, yung girl math ng Graphica Manila. And she gave me a really, really good pointers. Bakit? Why? So now I'm almost there. I'm almost about to purchase. And then I'm thinking about the expenses. And this is a good thing, ha? Na I am trying to justify yung gusto kong gawin. Kasi that simply means that I am now thinking on my feet. That I am now, hindi na ako padalos-dalos ng pag-iisip ng gastos. Yun lang, ginamit ko lang yung camera ngayon. I am really happy that I did. I tried. Siguro, ganito yung magiging game plan ko. I will try and do my best na gamitin siya ng gamitin to see if feasible at kaya ko ba na every single day na magbablog ako, i-upload ko siya. May edit ko at i-upload ko bago ako matulog. I promise I'll try that today. I just hope I can. Kasi mahal-mahal ko naman tong kamerang to. Yeah. Marami na nagme-message, marami na nag-i-inquire para thinking about it. I think I'll stick with it muna. I'll try and use it pa. Kasi nasanay na ako na nandyan siya. Thank you.
It's February 15th, 1:28 in the afternoon, and we just woke up. Nagising na ako kanina. Tadya, wait lang. Hiya, good morning. Parang 2:15 kasi may meeting ako ng 2:30 a.m. Tapos after the meeting, I've been contemplating kasi feeling ko parang antok-antok pa din ako. So sabi ko, what if mag-start na ako mag-work tapos matulog na lang ako ng tanghali. Hindi gano'n na nangyari. Yung nandong meeting na to. Ito yung bago kong pahilo dito sa stage, sa studio. Ay, agad anong tawag ko na yan? Studio. Hindi na siya workstation lang. Studio na siya. So, natulog ulit ako ng around 6 a.m. So, nagising ako ng 12. Yun! Perfect na yung, parang kumpleto na yung tulog ko. So, right now, sasagot lang ako ng mga messages addressing urgent items. Pero, on to content creation na ako ng tubig ko. So, 6 p.m. meron naman ako na touch base with the VIPs. Yan, anyway, later. Ay, ito pa nga pala, sabi ko mag-e-edit ako bago ako matulog. I think the best time for me to edit, isasabay ko siya dun sa content creation time ko. So, I would need to make that 4 hours na. Sa bagay, majority naman kasi ng business ngayon relies on content creation eh. So, it only makes sense if mag-contents ako. I also started creating tong collaboration deliver. Basta tapad na lang yung pangalan. But ang dami kasi sunod-sunod yung dumadating. So, I'm beginning to explore Notion na. Makikita nyo nandito na yung tracker ko and all that. Videos. It's amazing. So, meron na akong 21 na drafts. Now, I will start. Kanina, nag-post na ako ng dalawang... Bakit? Nag-start na mag-post ng dalawang videos. But the goal is for me to create contents. 9 contents per day. Kailangan lang ma-produce ko siya. Nakakit ko si Papski. Sabi ko, gusto kong mag... what do you call this? Proben. Yun pala, kanina, nag-e-edit ako. Dalawang videos pa lang yung na-e-edit ko. Sukat na yung ulo ko. Sabi ko mag-film muna ako, which is fantastic. And then, I'll just edit yung mga videos as I go. Kailangan lang ma-edit at saka ma-post within the day. Pero meron na tayong assets na good for today and tomorrow. It's such a feel-good movie. Nasa kalahati pa lang ako. But it's nice. Popski is working. Yeah, say hello. Hello, vlog. Huh? Hello, vlog. Hello, vlog. The boys are playing. Just don't bum up. I'm still working. I can do it. Ay, off na pala tayo today, no? Tapos nakapag 10,000 steps na rin ako. Friday and Saturday is off. So, saan tayo pupunta, baby, later? Saan tayo? Nakapagpamanipid na tayo. Food spa, massage. Parang it's time we drink. No? Hmm? You wanna go out and drink? Ano? You wanna go out and drink? Hmm. Sana maganda yung mood ko para open ako for like people watching sa mga bar. Ginagawa namin yun ni Popski, napunta kami sa mga bar. Tapos, like people watching lang kami. Ay, we can probably bring the kids, no? Hmm. Yeah, we do that. Tapos, dun tayo pumunta sa walang signal. Ano? So,
Yeah, oo, para ano, we can have like dinner dun sa masarap nating kinainan. Saan? Yung kinainan nating masarap ang sisig, hindi lang ako makakain dahil masakit ang ngipin ko. Yun? Yung sa tapat ng Dixab. I'll probably go out. Tapos, update dito sa camera na to. I probably will just give this to the kids. Main holder is si Charles. I'm still thinking about it kasi kagaya nito, hindi ko naman feel na hawakan yung cellphone ko. Feel ko naman gamitin is yung camera. So, if I can use it, edit the videos on it, why not naman, diba? Kasi, alam ko, parang nararamdaman ko sa puso ko yung, diba sabi nga sa KonMari, let go of the things that no longer spark joy. Kaya lang, when I posted it and said that I'm probably putting it up for sale, bigla ko nakaramdam ng lungkot. Na parang, I'm not yet ready to let it go. Kaya lang, at the same time, hindi ko siya madalas nagagamit. So, natatambak na. Oo, natatambak, no? So, I need to do something about it. We'll see, we'll see. Pati yung, ano, pero laptop, mahal, you have to decide na. Kasi yun ang sure na natatambak, eh, hindi siya okay na natatambak. No? So, you decide na. No, ano? Ito lang, bibitawan ko na. Bibitawan mo na? Okay, so it'll be... Kukunin ko lang memory. Ha? Kukunin ko lang memory. It'll be Pops Keys. Or pwede rin, 40. 16 gig na to. Ha? 16 gig na. 40. Bebeto mo, 40. 16 gig. Okay. Hindi mo kay... Mia. Oh, si Mia kasi ang nakaabang sa laptop eh. Send mo sa akin yung specs. Ngayon, sasabihin ko na kay Mia. Are we ready to ano? Kasi pwedeng ibibigay eh sa ano na eh, pagkikita natin sa galera. Hmm. Diba? Hmm, sasetup ko na lang ano. Okay. Para may isang linggo ka na yun yung gamit mo. Parang yung cellphone. No? Okay, anyway, so yun. It has been decided na, kasi yung laptop, yung Predator, natatambak siya. Hindi siya nagagamit. We're considering selling na yung isa. Kasi pangit pag ang laptop hindi na nadi-dispose kagad. Ah, hindi nagagamit, sorry. So, we wanna dispose it na and find a new home for whichever laptop. So, si Popski decided na he'll use the Predator. He'll sell this one. Kasi yung gamit naman niya ngayon, sobrang laki. Ang hirap din naman bitbitin na mahal. Na it defeats the purpose of us having a laptop kung sobrang laki din. Mabigat pa. Okay, so yun lang, that's the kwento for our vlog today. Alam ko, alam nyo guys, sa totoo lang, kaya medyo hindi rin ako madalas nagbablog ng daily vlog na ganito. Kasi puro headshot, like wala namang masyadong eksena. And I'm not even sure if people will enjoy, kasi hindi rin naman for entertainment purposes yung vlog. It's like just for me, for my keepsake, para nababalikan yung mga videos namin as a family. Yun lang. And siguro para meron na rin idea yung mga tao kung anong ginagawa ng mga freelancer sa bahay. Morning. It's February 19th, 1:30 in the morning, and nagising ako nung gising ni Popski kasi shift na yun. So, I've decided that perhaps it's time I refill our medicine, vitamins, kineso. So, ito siya. Tig-isa kami ni Popski, tapos may mga dates na siya. Quick review na din kasi nabili ko ito sa Shopee. Pag nababasa yung mga nakasulat, nawawala siya. Natatanggal. So, may mga dito na wala ng dates. And that's okay. Parang the goal ko lang naman is to make sure may co-cutan pa pala tayo. Okay. Expired na rin ito. Alin? Ito. Masalta nito. Ah, okay. Ito tapon ko na. Ang bibili na rin ako. Nang? Maintenance. Mag-maintenance na ako. Okay, sige. So, anyway, meron tayo mga vitamins na tinitake na gusto kong i-refill sa nagaling kasi kami kanina sa ano to? SNR, nakita ko meron itong vitamins na to doon
Pero matagal to sa amin eh, kasi this one, 390 tablets siya. So, ilan na lang siguro yung laman nito. O, take parang 1 week na lang. So, bilhin na lang kami sa SNR ulit. I also have this, which is yung folate for my PCOS. And then, I have the CoQ10, 120 capsules. So, ang kulang ko na lang dun sa vitamins, if meron na ako nung CoQ10, would be vitamin E. Ah, ayun, sayang. Ang daming vitamin E dun sa ano. So, okay. Noted na vitamin E. Magigagawa na ako na sa notepad ko. Nagawa na ako ng listahan ng mga kailangan kong bilhin. Collagen. Para pagbalik namin sa SNR, mabili ko na siya. Anyway. Ayoko na rin naman yung sindami nung huli. Ano nga ba yung malaki namin? Ah, hindi. Yung malaking vitamins ay ito na. Yung malaking yun, collagen. Nare-refill ko lang siya na ganito. So, since 12 pieces na lang yung collagen, magre-refill na lang ako ng vitamins namin ni Papski na good for 6 days each. Tapos, pag nakabili na lang ulit ako ng vitamins, saka na lang ulit ako magre-refill. Before, ang game plan ko is to make sure na on the 31st, nakakapag-refill ako. Pero naisip ko, ayoko rin mag-i-stock ng matagal ng vitamins. So, ang bibiling ko lang is yung sakto lang talaga sa pangangailangan namin. And para sa akin, importante to. Kasi bukod sa exercise, tsaka 8 hours na tulog, nakakatulong din yung may supplement ako for the body. Okay, so that's 6. I have itong vitamins na to. Ganyan, oh. Alikabok niya. So, ito naman yung folate puritan. Sa ano ko to nabili? Sa TikTok. We take 2 of these per day. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yan, tapos ito, i-refill ko din lang siya. So, ito yung kwento. Alam mo ba, love? Huh? Alam mo ba? Nag-ano ko, naglagay ako sa basket ng, di ba nga nag-ano ko? Nag-refill ako nitong vitamins kaya. Oh, no, no, vitamins. Ang dami ng kulang. Nagpunta ako sa Shopee. Okay na, nasa basket na. Ang total na good for 1 month ng mga kulang natin is 1-2. Nag-isip ako kung i-check out ko pa siya. I don't know. Like, I'm having second thoughts. For some reason, I'm having second thoughts. Ang tagal-tagal kong... Ito talaga yung problema ko eh. And this is good for 1 month. So, dito is merong in-install. Saan natin yung iba? Ay, ano ba dahil? Okay. So, this one has in-installed omega-3, vitamin D3, vitamin C. Pikit mata kong i-ano, i-check out. What do I think? What do I think? Alam niyo kung anong pinag-iisipan ko? Is kung ika-cash ko siya or isa-Shopee Pay later. Check out.
And yes, nag-check out ako. Sometimes you just have to take that leap of faith. Gusto mo yun? Now that I have decided na i... i-check out na yon. Actually, meron pa akong kukyutan. Ito, hindi ako bumili nito at saka ito. Pero iintayin ko na yung bagong shipping. Hopefully, dumating siya before kami umalis papuntang Galera. Kasi kung hindi, wala kang vitamins. But it's just okay. Estimated niya na dating is like 24 to 9. Ngayon kasi ang focus ko, ako personal goal ko talaga for 2024. Kasi 2023 naman, we've had our fair share of travels. We were able to Cebu, parang apat na beses na ito kami pumunta last year. Kumbaga nakapagpahinga ng fully. And ngayon, nawala naman akong one specific na parang shift. Flexi yung time ko sa work. And then I have the business that I run. Gusto ko sana is parang focus lang sa family and finances. So, yun lang dalawang bagay na yun. Every time I had to ask myself, ano yung gagawin ko? Like, if I have to make difficult decisions, ang lagi kong babalikan is, ang biggest why ko today is family and finances, which is also exactly why hindi na ako nag-join sa Graphica Manila last minute. I really wanted to go. I am in the position to go, except number one is wala nga siya sa plano. And nakapag-yes na ako to Galera, which puts us sa parang sakto na yung budget for the month. And the number two is, ang kagandahan, nung hindi ako sumama sa Galera, at sa Graphica Manila, we were able to spend 2 family nights na. I was able to spend, estimate ko ha, kung pumunta ako ng Graphica Manila, siguro mga 7,000 to 10,000 yung magagastos ko. Pamasahe, ticket, pagkain, naglabas pa sila. And because nga, bumalik ako sa biggest why ko, I was able to justify na this year, hindi muna. Kung kayo guys, dumadaan kayo dito sa mga ganitong challenges, lagi niyong tatandaan, start of the year, pili lang kayo ng 2-3 focus. Pagkatapos, dun yung ibabase yung mga decisions nyo. So every time you have to make a decision, you have to consider, does this align with my biggest why of the year? Or of the month? Or of the week? Or of the day? And nakakatulong siya. Kasi it's no longer hard to make those decisions. Kagaya ngayon, vitamins lang yun. Pero pinag-isipan ko pa, 1,200 lang yun. I'm like, okay, bili ko ba to? Eh diba, ano... So, dahil nga ang focus ko is family, and when it comes to finances naman, kaya naman, meron naman tayong allotted na 254 vitamins alone, health, kumbaga, inilaban ko na. Anyway guys, sana nakatulong tong short vlog na to sa inyo. Alam ko, bits and pieces lang ng buhay namin yung naibigay namin sa ngayon. Hindi ko kayo mabigyan ng isang bonggang-bonggang vlog. But that's because we have a lot of things to do. We have a lot of things to accomplish. I have 1, 2, 3, 4 screens right in front of me na always reminds me of ano nga ba yung gusto kong ma-accomplish. So, sana makatulong yung mga maliliit na vlogs ko. Side chika, napakarami kong kalat pa rin hanggang ngayon. So, ito hindi ko pa natatapos yung book. Ito yung sinasabi kong apat na screen. 1, 2, 3. This is like a reminder na kailangan ko mag-live. Yan yung ginagamit ko ngayon para mag-live. Pero, after the vitamins, I will start with this. Hindi ko pa rin nasasabi sa best friend ko na nasira nung aso ko. Pero nakabili na tayo sa Lazada ng feathers. And nalinis ko na din siya. So, kukuha na lang ako sa baba ng threads. Tapos, ikakabit ko na ulit siya doon. Have you guys heard about habit stacking? So, basically, what you do is... Shad, madilaw yung ilaw ko.
But basically what you do is, when you think about working on tasks, different tasks, parang sa utak mo, pinaplan mo pa lang siya, pagsusunod-sunodin mo na. And then I remember great, the way that she learns and the way that she navigates around, parang her thought process, every time na meron siyang gustong planuhin, is kailangan isusulat muna niya, tapos sa kanya ililipat sa Notion. Habit stacking is all about doing something that you love along with, or pairing something that you love with something that you don't or not particularly fond of. Minaalala ko lang ito kasi kanina bababa ako, hindi na nga lang siya naging habit stacking, parang task stacking yung nangyayari sa akin. Kasi halimbawa bababa ako, ang goal ko lang is maikabit na itong mga dream catcher ko na nalaglag. But since bababa ako, dahil kukuha ko Pokemon, kuha ako ng yarn, which is this one, kasi re-repair ko nga yung isa. What I did was, dinala ko na yung lalabhan namin na, kasi nagpapalit kami ng bedsheet every week. Dinala ko na yung lalabhan, sinalang ko na siya. Since galing ako sa labas, nag-mop na ako habang si Lucas naghahanap nung yarn na pwede kong arborin sa kanya. And then pag akyat ko, dala ko na rin yung basket ng lalabhan, nailagay ko na yung mga bagong set ng laundry dun sa laundry basket. Saka pa lang ako nakaupo. Which is like, for me, I consider that productive just because, alam mo, marami akong nagagawa at the same time. Not really at the same time, at isang lakad ko papunta sa baba, marami akong natatapos. I-try nyo siya guys, effective siya.